Ako ay magche-change oil nitong Toyota Avanza 2014 model. So odometer na nito ay 75,000. So ang gagawin ko dito ay tamang tune up, so change oil, palit ako ng spark plug. Pag sinabing tune up, so spark plug lamang. Tapos itong air filter ko naman ay bago pa, bagong palit ko lang naman. So dito lamang ako gagawa sa ilalim kasi ito last 2 months ay nalinis ko naman itong valve cover, kaya dun ako sa ilalim. So papalit lang ako ng oil filter, tapos langis, tatanggalin ko yung carter dun sa ibabaw o yung tinatawag na oil pan. So ito yung langis ko ngayon. Ayan. Medyo malinis pa kasi nilagay ko dyan ay halos sa fully synthetic din yung nakapag change oil ako nung nakaraan, 4 months ago. Pero ngayon fully synthetic tulad yung gamit ko, Aisin ang gamit ko kasi Toyota rin naman to. Yung presyo nung nagastos ko ay nandyan na sa picture. So ito papalitan ko, 3 litro lang to kasi 1.3 lang naman yung makina natin, maliit lang. So ito yung spark plug, gamit ko 4 na piraso syempre dahil 4 cylinder. Tapos ito ang oil filter. Ayan. Tapos magpapalit na rin ako ng brake fluid ito kasi 7 years na itong sa akin, hindi ko pa ito napapalitan. Although okay pa naman siya, pero mas magandang palitan ko na lang. So ito yung ilalim ng makina, ito yung oil pan na tinatawag. So ngayon pag silip ko sa ilalim, mayroong langis na gumagapang. So yan, papunta siya dyan sa likod. Ito ay transmission manual yan. Ayan yung leak ng langis. Ayan. So inspect ko siya na dito siya nagmumula. Ayan. Sana ay dito lang sa oil pan, okay lang to kung dito lang yung lobby niya lang kasi katagalan talaga, syempre taon. So wear and tear, ito natatanggal yung silicone dito. Silicone lang naman yan. Nasa ibabaw nito ay silicone. So syempre nag build up ng pressure pagkatapos sa katagalan na rin. Sana dyan lang talaga siya, wag dito sa timing chain cover kasi ito timing chain cover. Para hindi lang ako masyadong mahirapan, sana dito lang. So obserbahan ko siya, pag natanggal ko tong oil pan, nalagyan ko ng bagong silicone. So once na may mag-leak ulit dito, so possible dito siya sa timing chain cover ito. So yung buong yan, tatanggalin ko rin yan para malagyan ng panibagong silicone. Silicone lang din naman yan. Madali lang din naman magtanggal yan kung marunong kayo. Since na mekaniko rin ako, kaya alam ko yung mga dapat alisin at gawin bago ko tanggalin. So ito ang tatanggalin ko. Yan yung mga gist na bolt na yan. Then sa akin, matatanggalin ko. Tapos i-drain ko muna itong langis niya. Ito. So natanggal ko na yung mga gist. Yung mga gist na bolt sa palibot ng oil pan. Yan. Tapos meron dito sa bell housing ang 14 yan. Kita nyo naman yan. 14, so 4 yan. Isa, 2, 3. Bali 5 pala siya. 5 kasi dito sa may cover. Yan. Ito, makikita nyo na kaabansa, ito ay may dalawang butas yan. Ang purpose yan, meron niyang dalawang nut sa loob, gist din siya yan. Pero hindi nyo basta yan matatanggal kung hindi nyo iikot yung pulley kasi yung teka lang, pakita ko sa inyo. Iikot ko lang yung pulley kasi nakaharang yan pagkaunang bukas nyo. Ito o. Ayan. Ikot nyo yung pulley dyan. Clockwise.
ikot nyo ng clockwise yon para yung flywheel ay malihis. Kasi kanina, para mapatsyempo kayo nakaharang yan po yung flywheel, hindi nyo matatanggal yan. So neutral nyo yung cambio, ilagay nyo sa neutral, tapos ikot nyo yung pulley dun sa harap ng clockwise or iiwas nyo lang para matanggal nyo yung dalawang nut yan. Yan, dalawang nut yan, geez. Tapos gamitan nyo ng T-wrench kasi yun lang ang akasya dyan. Kaya naman ang kamay, maluwag lang naman yan. Tapos itong sa clutch cable ay tatanggalin nyo. Ito bracket, dalawang geez. Ito. Tsaka ito sa taas. Ito luwagan nyo lang to, tapos ilihis nyo lang. Ilihis nyo. Tapos dun sa dipstick nya, yan. May dalawang bracket din dyan. Geez. Ito, yan. Tatanggalin nyo. Tsaka yun nandun sa taas. Yan, yan, yan. Nakita nyo naman doon. Ayan. Aalisin nyo lang din yan. Bali, geez lang din yan. Kaya namang abutin dito sa ilalim. Pero kung saan kayo maluwag, di doon yan, discard yan. Naluwagan. Tapos, hindi nyo ito mabubunot kasi natukod dyan dito. Dito sa engine support. So, ang gagawin nyo, pag natanggal nyo na itong oil pan, dahan-dahan siyang bunutin pataas. Pagkatapos, alalayan nyo na muna ng geez na bolt sa magkabilaan. Yan. Kasi sisikwatin nyo to. Sisikwatin nyo to ng dahan-dahan. Ingatan nyo huwag magalusan yung labi dito. Kasi yun ang magkakos din ng leak. Tapos medyo pukpukin nyo ng konti ng rubber mallet kung saan na pwede dito sa mga part na matigas. Or sikwat-sikwatin nyo lang palibot para matanggal yung silikon. Kasi nakasilikon pa yan yung luma. So, ayan, nandiyan na muna. So, ito na, natanggal ko na yung carter. Ang problema, hindi ko siya matatanggal mismo dito sa engine bay kasi kulang ang aking kagamitan. Ang aking jack ay yan lang. So, alangan. Merong ginawa ko, para mayangat ko lang siya ng ganyan, ay tinanggal ko yung mga bolt ng engine support na 14. Diyan. Nakaangat yan. Ayan. Tinanggal ko yung apat, pati dun sa kabila. Para lang may angat ko siya. Tapos madukot ko siya dito para dito ko na lang siya linisin. Tapos ayan, may nakita akong mga dyan. Mga latak. Ayan, namumuo. So sa 7 years ito yung nakuha ko. Ayan. Nandiyan sa loob. Ayan. Doon sa pinakababa. Yung strainer niya natanggal ko na. So ayan na lang lilinisin ko. Tapos yan ang loob. Ayan ang crankshaft. Okay, kahit papano nalinis ko na yung loob. Tanggal ko na yung mga ribaba na namuod sa ilalim. So ngayon lalagyan ko na siya ng silicone sa mga labi dito. Okay. Tapos na ako sa ilalim, nagabit ko na lahat. So dito na ako sa spark plug. Okay na yung oil filter na ikabit ko na. So hand tight lang to, hand tight. So yun yung carter, okay na. Ikabit ko na. So ito na yung spark plug. After ng 5,600 km. So ito na, meron na siyang leak. Hindi na lang siya masyadong makita, pero ito, ayan o. Ayan, meron na siyang leak dito.
Tapos ito yung bago. Yan. So double check nyo lamang kung pareha sila ng taba, haba. Yung tip naman yun, standard naman palagi yung pagbinili nyo. So ito ay itong spark plug na nabili ko standard lang kasi Ebro change oil, pinapalitan ko na din para sigurado na. Ayan, lumabas na yung leak ito. So pag meron na yan, halos loss power na siya. So yung kuryente malabas na rin dito. Tapos check nyo yung ignition coil nyo, yung body nya, kung meron crack, kasi atagalan ang tendency nagkakaproblema dito ay crack. Kung meron naman kayo nakikita dito na kahit konting crack lang, wala pang budget, lagay nyo na lang ng electrical tape ng palibot. Tapos itong rubber, medyo press nyo lang, check nyo kung may crack yung labi nya. So ito okay pa naman, although malapit na tong palitan kasi magi 8 years na to. Yan, inspect nyo lang lahat yung apat na ignition coil, spark plug, kung merong mga crack. Kung merong crack at malma na yung crack, palitan nyo na lang. Share ko lang din, kung hindi nyo napapansin tong tip ng spark plug ay hindi siya masyadong malangis. Actually hindi talaga malangis kasi hindi masyado napapokus tong aking yun, hindi siya malangis. Yung iba, kadalasan pag nagpapalit ng spark plug, mapapansin nyo ay malangis tapos sobrang carbon dito sa loob, pero to luma to, papalitan ko pa lang to, pero tingnan nyo yung loob, halos okay pa kasi wala siyang langis na napasok sa loob ng combustion. Bakit kamo? Kasi naglagay ako ng oil catch can. Ito, ang purpose naman ito dito sa PCB valve, naglagay ako ng improvised na hose. So bumili ako ng panibagong hose tapos papasok dito sa oil catch can, syempre sa in ang lagay mo. Pagkatapos doon sa out naman, panibagong hose, malaki, papunta na doon sa intake manifold. So ang trabaho nito, yung wisik na wala, yung wisik na langis na lumalabas dito, kasi may wisik na doon lumalabas na langis. Kahit na bago man yan o luma, mayroon dyang langis na lumalabas na wisik. So katagalan, syempre, yung wisik na langis noon, hihigupin itong intake manifold. Eh ito dapat, intake manifold, dapat ang nahihigup lamang nito ay unburned fuel. So dapat ang nahihigup lang din dito unburned fuel, parang hangin lang din. Eh kaso nangyayari, syempre valve cover, hindi may iwasan na makahigup to ng wisik na langis. So sasama na siya dun sa intake manifold kung direkta siya. Eh nilagyan ko nito, kaya nasasala nito yung langis. Tapos papasok na sa intake manifold ay unburned fuel na lamang talaga. Kaya pagdating sa combustion, so halos walang langis na napunta. Makikita nyo naman itong loob yan. So yun yung pinakaloob, malinis sya. So itong ginagawa ko, huwag yung gagayahin, lalo nandun sa mga automatic na, although yung automatic wala naman talagang kable, basta huwag nyo lang kakalikutin yung butterfly, lalo na doon sa mga automatic kasi marireset yun, magche-check engine. So yun lang, na-share ko lamang din. Kanina nga pala, nagtanggal ako ng mga bolt ng engine support. So apat na bolt yun, 14 kaliwa kanan. Pagkatanggal sa kanya, ang purpose nun para may angat ko yung makina. Pero bago nyo yung angat makina, tanggalin nyo rin tong hose dito. Bakit kamo? Pag inangat nyo to, may possibility itong maputol, mabasag. Tsaka itong ano, itong nakakonekta dito sa air filter, yun yung cover niya. Alisin nyo, tapos yung mga maaring sumabit o tumukod, alisin nyo. Pero wala namang ibang tumukod dito, yun lang. Tapos dahan-dahan nyo lang iangat,
Ngayon doon sa mga gustong sumubok, pero DIY, o kaya naman, tiyagaan lang talaga. Nakakapagod, pero ganun talaga, natural lang yun. Paglagay nga pala ng spark plug, huwag niyong ibabagsak. Huwag niyong ibabagsak na ganun. Bakit ka mo? Kasi tutukod yung tip nun. So, pagka tumukod yun, so may possibility talaga na dumikit siya dun sa tip. Dandanin nyo lang, gamitin nyo lang din tong ignition coil kung wala kayong magnet. Dandanin nyo ilagay, tapos ikot nyo, tsaka nyo gamitin ulit ng 16 na socket para mahigpitan nyo. So ito okay na to, nagabit ko na lahat, pakabit ko na lang yung cover nya, yung air filter, tapos yung iba, tapos salina ko siya ng langis, then check, okay na. Ito lang naman pagkabit o pagtanggal nito dito sa air cleaner nya. May mga hose dito sa mga vacuum yan, meron dito sa kaliwa, meron din dito sa ilalim. So check nyo yung mga labi ng goma kung may crack, kasi pagka may crack na yan, so magkakalik. So may tendency yung aircon, pagbukas nyo mamamalya, palyado yung makina. Ayan. Tapos dito sa ilalim, meron din dito ang vacuum yan, yung hose nya. Ayan, tumatagilid yung camera ko, pasensya na kayo. Ayan, tapos ayan, yan lang ibabalik nyo. Babalik at tatanggalin pagka may gagawin kayo sa ilalim. Tapos nabubunot lang naman yan. Tapos mga juice dito, bolt dito, tsaka dito, tatlo lang yan, tsaka ito. Yan lang, dali lang naman. Tapos pagka maglilinis kayo nito ng filter, naka-clip lang naman yan. Yan lang naman, oh. Tanggalin nyo lang, tsaka ito, lift nyo, tapos yun. Ano lang, malinis na naman to, hindi ko na kailangan tanggalin. Kadalasang reklamo ng mga bansa, mga owner ng bansa, ay yung tumutulo dito. Dito may tumutulo din, kaya palagi ko itong minamonitor. Hindi ko pa lang kasi naasikaso, pero ang solusyon talaga dyan, itong buong panel na to, tanggalin nyo. Tanggalin nyo to, tanggalin yung wiper. Pagkatanggal nyo lahat, so dandanin nyo, baka may sumasabit pa. Pagkatanggal nyo, maglagay kayo dito yung palibot na yan, silikon. Palibutan nyo to ng silikon. Yan. Siguraduhin nyo maganda yung pagkakalagay nyo ng silikon, palibot. Tapos, ibalik nyo ng malinis to. Yung ilalim nyo to. Para maganda yung kapit. Tapos, patuyo nyo. Tapos, obserbahin nyo. Tapos, basahin nyo lang to. Okay na yun. Silikon lang to, wala na kasi silikon to, ang tagal na to, kaya may tumutulo na dito, hindi ko pala naasikaso. Ito na yung brake fluid after 7 years pala. Ayan. So may mga latak na, so tatanggalin ko na muna yan. Ito yung strainer nyo, nangisip ko naman. Ang gagawin ko, ito yung vacuum. Salakta ko yun dyan, tapos vacuuming ko. Tapos papalitan ko ng bagong brake fluid. So okay na, nandar na. Salunan ko na rin ng fluid. Check ko na lang kung maglilik, kung itutulo. Diameter nito ay ayan 75,661 7 years.